Dahil sa malaking demand ng gatas ng Carabao para sa feeding program ng pamahalaan, hinikayat ng Philippine Carabao Center ang mga magsasaka ng Carabao sa La Union at Pangasinan na pataasin ang produksyon ng gatas. Ang detalye ng balita mula kay Vien Vergabiña. Nakararanas ng kakulangan sa supply ng gatas ng Carabao tuwing pasukan dahil sa programa ng pamahalaan na milk feeding para sa mga mag-aaral sa elementarya. Kaya naman hinikayat ng Philippine Carabao Center Bill Magagni Philippine Carabao naging carapreneur ang mga magsasaka ng Carabao dahil ini-empower ng ahensya ang mga ito na maging negosyante partikular na sa gatas ng Carabao. Ini-empower natin ang ating mga magsasakang Carabao na maging business-minded, kumbaga. So, ang kagandahan nito ano po, dahil nagkaroon po tayo ng batas, yung RA 11037 na ang tinatawag itong masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. So, yung batas na yon, so yun yung naging daan para yung ating magsasaka ay kumbaga naging business sila. Subalit kinukulangan ito ang supply ng gatas ng Carabao tuwing pasukan dahil sa malaking demand nito para sa milk feeding program sa probinsya ng La Union at Pangasinan. Kaya naman hinikayat ni Gagni ang mga magsasaka ng Carabao na dagdagan pa ang produksyon ng gatas. Dito po sa Pangasinan at La Union, mga ganitong panahon, kasi nag-uumpisa yung milk feeding sa pasukan. So comes September to December, yun po yung kumbaga kulang yung ating supply ng gatas. So ina-encourage din namin talaga yung ating magsasaka na kumbaga maging masigasig sa pagpapunlad ng kanilang produksyon para po matugunan ang supply sa ating milk feeding program. Sa panahon naman na walang klase, tiniyak ni Gagni na handa nilang tulungan ang carapreneur na maibenta ang natitira pang mga produkto ng gatas. So yun po yung ginagawan natin ng paraan na matulungan ang ating mga carapreneurs na kumbaga ina-assist natin sila para i-link sa iba't ibang market establishment para pumabenta nila ang kanilang produkto. Dagdag pa ni Gagni, maraming nagagawang produkto sa gatas ng Carabao, kabilang dito ang yogurt, chocomilk, milk candy o pastillas de leche, pulvoron, espasol de leche at ice cream na may iba't ibang flavor. Hinihikayat din ni Gagni ang mga private investors na subukan ang pagnanegosyo sa buffalo production dahil malaki ang demand dito. Dapat sana may mag-engage na private sector para dumami po ang ating Carabao kasi nga mas maraming nangangailangan. May mga bumibili na LGUs. Kami din po sa ngayon ay nangangailangan ng around 2,000 heads this year. So maganda pong hinihikayat ko po ang ating private investors na mag-engage po sa buffalo production. Ang Philippine Carabao Center na nakabase sa DMMSU Rosario La Union ay tuloy-tuloy ang genetic improvement program na nagpapataas ng lahi sa makatutubong Carabao sa iba't ibang barangay sa Pangasinan at La Union. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Vien Vergabiña, SMN News, North Luzon.